Eto na! We're boarding! This is it! Portugals are boarding now na! Bye, Manila! Happy birthday, Ate! Ang sweet ng Emirates! Meron silang birthday, mini birthday cake for Ate! She just turned 18! Happy birthday to you! Happy birthday, Ate! In a few hours, we'll be landing sa Dubai. It's from Dubai, 2 hours lang. Yung layover namin to Portugal, to Lisbon. At eto na, andito na kami sa Dubai for our connecting flight to Portugal. Eto si Milos ang tumulong sa amin dito. Siya yung nag-assist sa amin doon sa aming chair. Ay, ito na yung machika rito si ang pangalan mo? Hanggo, si Hugo. Si Hugo, machika rin to. Babu, ha? In fairness, gusto ko dito Dubai. Nakapunta na ako dito. Kaya lang yun. 2 hours lang tayo dito, no? Yes, and to Lisboa. Tapos gogora na kami sa Portugal. In fairness naman sa Dubai International Airport. O, oh, pagkalinis-linis, no? Of course, the fourth member of the Portugal, si Ricky. So, ayun nga, nakakatawa. Last taping namin nung Thursday, nag-usap kami ng cast ko sa Jack and Jill na si Sue. Na pareho kaming naaalis din daw siya. Sabi ko, ako din aalis. Ah, talaga ba? Ang nakakatawa, magkasabay kami ng flight. Ayan po, ang napakagandang si Jill. Na si Miss Sue, nagtawa na lang kami sa aeroplano kanina. Iisa pala yung flight namin. Nakita ko si Derek nakatalikod. Oo. Sabi ko, hindi alam ko. Nakilala ko. Kumakawa ng app ng mansanas. Ay, banana. Banana yung kinuha ko. Direct, safe flight. Kayo din, ha? Diyos ko. Yes. Mwah, see you in June. Eh, dito na kami sa shuttle going to our connected flight sa... Okay, ang Dubai pala, tatlong buildings sa Dubai Airport, A, B, and C. Nag-land kami sa A, now we're going to C. Kasi doon yung next... Doon ang connected flight namin going to Lisbon, Portugal. Ayan, we have our friend here. We met him on the plane from India. What's your name again? Sidhan. He's from Bangalore, India. Bangalore, India. I'm so sorry. I'm so sorry. And of course, we are the Portugals. Andito ako sa smoking lounge ng Dubai Airport. Napakaganda, napakalaki, naloka ako. Ayan, imagine mo yan. Oh. Opa, bongas, platay na kuya. Taray. This is it. The Portugals are officially in Portugal. Hope we like it. Mwah. So yun na nga, it's 10 p.m. no? 10 p.m. here in Lisbon. Nag-freshen up lang kami sa hotel. Rampa na kaagad. May 7 Sunday pa rin dito. Birthday pa rin ni Ade. Look at this place. Yung mga old buildings nila. Na-maintain nila yung kanilang mga old buildings. At ngayon, mga bars na siya, mga shops. May kainan sa gitna. Of course, ang aking poncho, I care of pa rin ni Mother Biboy Arboleda. Wow! Where's light? You put light. Happy birthday with our server, Ikaru. Hi, Ikaru. Ikaru is Italian, yeah. Portuguese. Yes. Yes. Ikaru is from Yeah, super effect. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ade. I was telling my followers that if you
would have come to the Philippines, you could be an actor there because you're so handsome. I'm an actor here. Oh, that's why. See? So we have a salary and we use it to our like side hustle. In my case, theater, cinema. Oh, theater! Oh, from theater as well. Oh, nag-acting-acting pala siya. Nakakaloka, 12:30 ng madaling araw. Kami na lang yata naman ang Cali eh. Thank you! Grazie mille. Dito ba? Yes! Laban na laban pa rin po ang Portugals. Of course. Ang ganda, naaliw ako sa damitin nila yung mga old buildings. Ganto-ganto yung itsura ng Escolta at Binondo nung araw. Ifeste sa Portugal, may babaeng masorera. Femme. Bongga, diba? Yan, second day ng Portugal. At technically, day one pala kasi gabi na kami dumating. So maglalakad kami going to lunch. Dapat Willis. Google Maps mas madali. Of course, my outfit for today, my shirt with kasama ng ano, lambib, mother b-boy, arboleda. Beautiful day here. Maaraw. Pero malamig. Ito na, tatawid daw kami dito. Papasok daw ng tunnel, tapos kaliwa. Malapit daw sa McDonald's, yung aming kakainan, Cafe Nosciado. So ito na nga, palabas na kami ng tunnel. Mataas siya. Paglabas daw na ito, doon daw yung malapit yung pagkakainan namin ng lunch cafe. Nosciado. Ito na, look at that! That's a beautiful place, isn't it? We're at the heart of Lisboa here in Portugal. Ito na, Cafe Enchiado. Ba't walang utaw? Ah, lunch lang talaga to. Hi, can we order now? Are you guys open already? It's almost 12, right? Almost, yes. Can we have a seat now? Yes. Thank you. Okay lang. Oo, para kita natin yung logo ng Cafe Nosciado. So ito sa mga recommended for lunch. Lunch lang siya open, unlike yung iba may breakfast. So, katabi lang, may another church. Magkatabi lang sila halos. Ito namang church na ito. Parang mas malaki ito. Dito kami sa ano nila, parang breakwaters nila. Pababa to. So, medyo malayo-layo nilakad namin. Medyo nasunog ako ng slide. Mainip. Mainip pa siya pagtanghali. Sa gabi lang medyo malamig. Nakakaloka yung mga Caucasian talaga. Talaga nagpapaaraw sila. Ang bongga nila. They have their own tuk-tuk here. We're riding her tuk-tuk going back to our hotel. What do you call this place? The breakwater? River? River Dage, yung pinatawag dito. Amanda is our tuk-tuk driver for this afternoon.
And we're back in our hotel. Thank you to our beautiful female tuk-tuk driver. So yun na nga. After naming rumamba doon sa may breakwaters, nag-ano lang kami. Pahinga, freshen up. It's dinner time, yes. Tignan nyo naman, napakaliwanag pa. It's already 8 p.m. here in Lisbon, Portugal. Actually, yung tanga-tanga ko. Nababasa ko Lisboa. Akala ko naman yung Lisboa, parang city sa Lisbon. Yung pala, Lisboa ay ang Portuguese name na Lisbon. Ganun pala yun. Malay ko ba? Sabi maganda lang ako pero hindi ako masyadong matalino. Ang ganda ng view dito, oh. Actually, nadaanan na namin ito kanina. Nakatok-tok kami. Ang bakit sa pagdidinera namin. Kaya pala rooftop view something. Restaurant. Kaya namin umakyat. So good luck to all of us. Hingali. Ang isa nakakaloka rito, may mga lumalapit sa aming mga kalalakihan. Nag-o-offer ng marijuana, ng cocaine. Nakakaloka. Well, pabulog naman yung lapit nila, pero afraid. Ayan, nakita na namin yung kakainan namin ng dinner. Ito siya, Lumi Rooftop. Oh, di ba? What a beautiful view. It's already 9 p.m. pero may araw pa rin. Ano may pa-castle doon? Ito na view. Ayan yung dagat. Ito galing kayo na. Ah, para park pala ito. So anyway, we are... Luis, what do you call this street? It's Calçada. Where? It's right there. What's the name of your restaurant? Luis is a popular vlogger. Solar Dos Gallegos. That's owned by Luis and your family? Yes. You own this place? Since the 60s. Oh, wow, since the 60s. Wow. And you only have few food in their menu, and yet they're all delicious. We tried four. What did we eat, girls? A steak? Sibas. Steak, pork chop. And what do you call this one? This one, it's the sibas. No, and the other one? It's the Sibrin. Sibrin. And even the red wine is very delicious. And it's very cold here because the wind is... it's between two buildings. That's why the wind is... what do you call that? Beneath my wing. Yeah. The wind is beneath the two buildings, so it's kind of cold here. Are your mother is the cook over there? Ay, nanay niya pala ang cook mismo. And you live upstairs? Yes, ma'am. So this is your house? It's the 60s? Wow! So ayun na nga. May coastal area kami. So tama ako, di ba? Kung from the city na punta tayo ng Laia sa Batangas. Kasi 1.5 hours. Tapos, doon ba na yung beach walking distance lang ba? Is the beach walking distance? Just walk. Okay. Ayan, gagawa rito ng 4 floors na condo. Kumuha ng units in Ateso Plata. So kapupunta kami rito, doon na kami titira sa unit ni Ate. Ang bongga, di ba? Groundbreaking of the property of Miss Adelina. Congratulations. In, Sagres. Portugal. Of Sagres, Portugal. It's the southernmost part of Portugal. Yes. We're back in the city. It's our third day here in Lisbon, Portugal. So yun na nga, may bigla na nagsasayaw dito. Hey! Hey! Hey!
sila magsumabay ako, takihati ako sa pin. Oh. Ay, kaya ko rin yung ginagawa ko yun sa ano, Showbiz Central nung araw. Kaya pala pwede ko racket dito. Bumili na tayo speaker. Tapos sexy dance lang ako. May mabigay kaya ng tip sa akin. So ayun nga. Sa atin, di ba ano? Kawayan, rattan, di ba? Yung mga products. Sa kanila, cork. So may mga tinda sila na wallet, tsaka mga bags, tsaka hat na made of cork. Kasi marami daw ditong cork plan. Grabe, 9 PM na pero maliwanag pa rin. Kasi ano lang to ha? Tatlong kandrit lang to from our hotel. Ipeso sa, ano, Brown's Hotel. Kilala siya at sikat siya dahil nga maganda yung location niya na nasa center siya talaga. Tapos dagat na pala to, oh. Kaya pala malamig sa hotel namin. Malapit pala kami sa dagat. Ang daming kwapo. Tapos yung pala yung pasya ito ko sa chilika ko sa mga may lumalapit. Tapos nagsasabi, gusto niyo ng marijuana? Gusto niyo ng cocaine? Sinabihan kami nung ni Martha, yung receptionist sa hotel namin. Sabi ko, Martha, ba't hindi hinuhuli ng mga pulisan mga yan? Peke pala ang tinda! Nakakaloka! Yung dominated ng marijuana, oregano lang na pinatuyo. Yung cocaine daw, mga seeds, mga flowers, naman sa peke. So yun yung pinaka-budol. Kaya naman pala hindi hinuhuli ng pulis. Wala naman talaga silang actual na droga na hawa. So to make the long story short, huwag lang tayo mag-addict. Ang bongga, na-restore din na talaga yung mga lumang mga buildings. Yeah, papa, pabalik na kami sa pagpunta sa may hotel namin. Nagkakain muna tayo. Ayan, yung kuya, ayan, o nagtatanong, gusto mo daw ng marijuana o cocaine or hash, ayun silang dalawa. Kaya mag-ingat kayo, pala punta kayo rito, ha? Or better yan, huwag na kayo mag-addict, mga addict na to. Codfish. Yun ang bangus at tilapia nila rito. Codfish. Lahat ng restaurant nag-o-offer ng codfish. Yun siya, oh. So ayun nga, kakatapos lang namin mag-dinner. Good morning from Portugal. Third day namin, Sunday night kami dumating. So imi-meet ko lang sila. So ready for lunch, Wednesday, no? Sa Ramiro. Kalaki-laki ng crab, nakakaloka. Ayan, dito kayo sa LX Factory. Ano itong LX Factory ba? Parang art district siya. Bongga yung mga shop dito. Parang ano siya. Food and arts combined. Itong LX Factory. May mga mobility shops and art shop like this. Doon may parang bookstore. At nasa ilalim na siya ng isang pagkalaki-laking flyover. Oh, ito origami lang siya, oh. Mga handicrafts. Mga pictures for framing. Mga records! Yun, puro skateboard eh, oh. So we are here now in... Fatima, it's the name of the place. It's the name of the place, yes. And that's the name of the place was and given to the lady. Virgin Mary appeared. Yes. That is why she's called Our Lady of Fatima. Yes, that's right. This is Johnny, our tour guide and driver for today. Really very cold today, very chilly. Ito daw talaga yung actual site kung saan nagpakita ang Mahal na Birhen ito sa tatlong magkakapatid. So yun yung original na church. Okay, kung napansin, sa gitna may parang talagang ano, may pathway para sa lahat ng gustong pumunta dun sa
sa main church ng Paluhod para sa lahat ng mga deboto ng Our Lady of Fatima na gusto nung maglakad from the main from the entrance papunta doon sa main church. Ito yung original church. Dito nakalibing si Jacinta at si Francisco. Tapos sa dalawang gilid siya ng altar. Tapos yung actual pala na spot kung saan nagpakita ang Our Lady of Fatima. Eh yun mismo, kaya pala mayroong misa doon. Andun daw. Sa loob doon parang maliit na room na to. Pinoprotektahan siya yung mismo exact spot. So yun na nga, finally may barya na ako. Nakabili na ako ng mga rosaryo. Kasi yung bilihan ng kandila, ano siya? Parang honest system. Pag yun, may presyo bawat isang kandila, ikaw kusang mag-shoot nung bayad mo. Grabe naman ito, trigger ng kandila. Apoy na talaga. Grabe, kalalagay ko lang nung kandila ako, nasunog na. Tunaw na kaagad. Ibang binabato na lang kasi sobrang init. Kasi may mga, ayun, yung sa akin yung tatlo na yun, no? Tunaw na agad. Nabigla nilang umapoy dun sa ilalim. Kaya iba binabato na lang. Anyway, oo nga naman, natutunaw din naman lahat sila. Importante nag-offer ka ng kenda at saka ng kwento. So, patapos na yung misa, mag-ready na ako para mapabless yung nabili ko mga rosaryo na pasalubong para sa mga bakla kasi ang blessing ng mga ano, kada matapos ang bawat isang misa, doon nagbe-bless na mga nabili mga rosaryo, mga souvenir. Grabe, may iba ba ng mga pilgrim, yung mga dala mga banners. Nag-aano sila, parang naglalakad. May ganun palang mga pilgrims. Parang naglalakad sila pupunta sa Fatima. Parang sa atin, di ba yung mga naglalakad sa grotto tuwing mahal na araw. So talaga yung iba, napaka-emotional. Ayan, tinamutong nasa likod ko, umiiyak siya talaga. So ayun nga, kaya pala maraming pilgrims ngayon. Kasi May 11 ngayon, di ba? Sa May 13, ang anniversary ng first appearance ng Our Lady of Fatima doon sa tatlong magkakapatid. Ang ganda. Napaka-solemn, napaka-privilege lang na sa isang Maria na katulad ko. Tsaka Roman Catholic na kapuntahan mo itong lugar na ito. Nagkikilabutan ko. Nandito na ako sa labas. May mga pilgrims na nag-o-offer sila ng prayers. Gusto mo magpa-pray over sa kanila. Ayan sila. Tapos nakakanta sila. Ito yung, nandito na kami doon sa castle na nakikita namin from our hotel. From downtown, I mean, parang castle sa bundok. Nandito na kami ngayon. Parang isang buong neighborhood siya, no? Oo, may tipal pala itong loob ng castle. So may mga iba-iba mga store, restaurants. Ano, parang siyang old town, ano? May, may simbahan eh, Haranan niya ako. Kahit nasa malamig siyang sulok ha, hindi rin na. Kakain ko itong malamig ko. Today is Friday. We have another driver to guide us.
So iyan na, nandito na kami sa Sintra. So ano daw itong Sintra? Parang old town din, ganun? Bombia. Yeah, Sintra is an old town. Pala, ito pala, doon pala kami papunta, ayun, sa taas, ayun, doon kami pupunta. So eto na, dito kami sa Duktok, ito na ang Sintra Castle, oh, may yellow pala siya. Ayan, dito kami pupunta, dito kami sa National Palace of Pena, access by pine slats, oh. Ay, nakikita sa baba yung kulay maroon. Yun nga, may slot yung pasok kami. 1 o'clock slot kami. Every 30 minutes yung pasok. Para makontrol yung tao, kung daloy yung tao. Okay. Rialdo. Thank you. Ayan na, andito lang kami sa top. Ayan na. Ang ganda, kasel-kaselan. Ito, ano ba ito? Ano ito? Parang waiting shed. Sadali lang. So ayun na, makita ko din sa tuktok ko. Ayan, kita-kita ko ang buong anong Portugal. Ayun, oh. Pak! Ayan, dito ko sa Royal Table. Dito kumakain naman. Royal family ng araw. Ito naman ang room of the chamberlain. Not the chamberlain, King Carlos. The chamberlain or chamber boy. Kwarto niya, may sarili siyang table. So fats, yun yung kama niya. May pag-guardian sa gitna. Ayan. Ayan ang kwarto ni King Carlos. Tuloy kayo! Parang may waiting room yung mga chiwari up ng kapla, no? Ni Queen Edla. Ito ba si Queen Edla? Ito naman yung dressing room ni Queen Amelia. Ito yung cabinet niya. Ito naman daw yung office ni Queen Amelia. From 1860 to 1880. Ay, oh, ang tari ng ceiling. Bongga, may sarili silang parang chapel sa loob ng castle. Oh. Ay, oh, so bloody. Chandelier. Ay, oh, may smoking room. Suba era si, ano, King Ferdinand. Kabuga ng mga chandelier, ate, oh. Ah, ito na siguro. Ito, sala na to, no? Talbog ang chandelier. Ito na yung sala, oh. The sala is shala. Ah, ito na nga ang kusina, oh. Ang tari naman ng kusina. Ang laki-laki. Oh, ayan, oh. Opak. Dito na ako sa kabilang side, nakita ko pa yun ang may kainan. Na-tour na namin yung loob ng buong castle ni King Ferdinand. At may pa. Siguro ando din mga bantay, ganyan. Di ba pag gano'n, nakatayo yung mga bantay dito, tingin na kung may mga kalaban na parating. Ganon. Siyempre. Emote mo tayo sa kuya mo, o oh, Pogi, o oh, di ba? We are here now in the what? Cascais beach area where the yacht, the small yachts are parked, and some people are swimming even though the water is very cold. And of course, seagulls are around. Seagulls, please fly. Shh. Fly, seagulls, fly. Oh, they don't want to fly. Look at that. Ate, wearing two piece. Malamig, pota ka. Lisbonga ka, dai. Portugals, cheers. Friendship, happy life. But cheers. One, two, three, four. Portugals.
Today is Saturday, last day namin dito sa Lisbon. Pupunta na kami sa Germany bukas ng umaga. It's lunch time. Finally, nakatulog ako ng diretso mahaba, 9 hours, my usual tulog. At naka-earn na rin ako ng nakapupo na rin ako ng todo. Hi! Tapos na kami tumihintihin. Sana kami ba kayo sa Alta sa Ciudad Mall? Slides. In other words, chinelas. Chinelas. Malaki yung Eden Theater, ha? Mga play-play daw ang ginagawa siya. Bukas na yung Banchetto. Noong isang araw dumaan kami rito, sarado pa to. Ngayon, bukas na siya. So, ayun na nga. Dito kami sa Mundo Fantastico da Sardina Portuguese. So, isang sikat na sardines store. 10 euros isang lata. Masagta ka kami kasi may mga year. Yun pala. Pare-pareho lang yung laman, pero pipiliin mo yung design ng lata na date of, ano, year of birth. Ayun na nga, bumili ng shades ang mga Mayora. Of course, si Madam Ade at si Mayora Franny. E tignan nyo naman yung itsura naman ito na titinda ng shades. So we'll just call Global. Diyos ko naman. Yeah, but I'm sure about the... Napakagwapo. Paano na? So yun na nga, anong tawag? Pastel? Pastel de nata, yan. Bawat kanto meron, yun ang kanilang ano. Official pastry. Parang siyang leche flan. Actually, parang siyang egg pie. Yun, basically yun yun. Egg tart. So, ito na. It's our last dinner here. Yes. In Lisbon, Portugal. Dahil tomorrow morning, pumunta na kami ng Munich, Germany. So, look at that. Yan ka baka nila yung hashtag natin sa Munich, ha? But, since it's our last night, it's last double check. One, two, Portugal! And we are here now sa Lisbon International Airport. Bye Lisbon, we'll miss you. We'll definitely coming back. One, two, three, four, Portugal! Bye Lisbon! Gusto mo ba yon? Aba, i-share mo na ito. And don't forget to like and subscribe to Korekachan TV.